Ako si Agapito Flores, 18 taong gulang. Wala na akong mga magulang kung kaya't kailangan kong magtrabaho upang mabuhay. Isa akong kasambahay at bilang kapalit ng paninilbihan ko sa aking amo, pinapatuloy niya ako sa kanyang bahay. Mababait naman sila sa akin. Sumusweldo rin ako ng sapat para sa pang araw-araw na gastusin. Para sa paaralan. Hindi naging madali ang aking buhay. Marami na akong pinagdaanan. Kinailangan kong maglakad ng halos 1 oras papunta sa paaralan upang makatipid. Hindi man ako ang pinakamatalino sa klase at sa katunayan ay madalas akong pahimik. Ngunit, ginagawa ko naman ng lahat para mag-excel. At bilang resulta, magtaas ang markang nakuha ko sa bawat asignatura. Madalas rin ako noong mapuri ng aming guro dahil doon, hindi na iwasang may mga inggit at sa halip na maging masaya na lamang para sa akin o kaya na may tularan ako, may binuyo nila ako. Pakiramdam ko, hindi ako parte ng aming klase. Kung tratuhin nila ako, ay parang hindi nila ako nakita. Yung parang dinadaan-daanan lang. Naaalala ko pa noon, may oras na sinabi ang aming professor na picturean na lamang ang lesson upang magsilbing notes. Lahat ng kaklase ko ay naglabasan ng kanika nilang mga smartphone. Malaki, mamahalin at magaganda. Picture rito, picture roon. Pagkatapos nilang kumuha ng litrato ay ako naman ang sumunod. Pumunta sa unahan, hawak-hawak ang kipad na cellphone. Nabigay sa akin ang aking amo. Nagsimula silang magtawanan, luma, hindi mamahalin o kung ano-ano pa ang sinabi nila. Ngunit hindi ko napinansin, kinuhanan ko ng litrato ang lesson at sabay umupo. Kahit medyo malabo, ayos lang, pinagtsatsagaan ko na lamang. Dahil sa nangyari, lalo akong nagpursigi sa pag-aaral. Hindi ko hinayaang maging hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng aking mga pangarap. Dinoble ko ang pagtitipid at nagsimula ako mag-ipon. Mag-ipon, hindi para sa mga material na bagay, kundi para sa magandang kinabukasan. Mahirap. Mahirap na kubayan para lamang mabuhay. Ngunit mas mahirap kung wala kang pangarap sa buhay. Kaya, eto ako ngayon. Nakatayo sa harapan ng libu-libong tao. Hawak-hawak ang medalya. Kabado. Pero nangingibabo ang saya at ngiti sa mukha. Kung kaya't, malaki ang aking pasasalamat sa aking mga amo sa pagpapatuloy nila sa akin sa kanilang bahay. Mahirap ang buhay, subalit pilit kong kinakaya sapagkat alam kong mabubunga ang lahat ng panghihirap ko. At alam ko na anuman ang mangyari, nariyan lamang ang Diyos upang gabayan ako at hindi ako pabayaan.